So guys, Joshua here, and since ECQ at wala naman masyadong ginagawa, and whenever I'm traveling dun sa work, pansin ko medyo malalim na yung braking ano ko, tsaka di na masyadong ano yung pads. So I'm going to check the brake pads now, and if I need to replace, since ECQ wala namang ano ang Mitsubishi, walang bukas na kasa. Kahit temporarily bumili muna ako sa Lazada ng brake pads, so pang expander siya and ceramic din, so I hope ma almost same sa OEM yung performance niya. So I will also test it later, so now I'm going to install it, so para makita niyo rin kung gaano ka simple, kung kaya ninyo mag DIY or mag-opt kayo na sa kasa na lang. Although yung nabili ko nasa 1.5 lang kasama shipping. So nakuha ko to ano so I got Bendix and General City. Pang-expander talaga siya. So nakalagay dito expander. Medyo baliktad sa screen. So anyway, pa-expander talaga siya. So ang size niya pareho lang. So yun ang gagawin ko today. Okay. So rule of thumb, pag magtatanggal kayo ng gulong, i-jack nyo muna, pero huwag nyo muna iangat ng sobra. Yung sakto-sakto lang na umangat siya, na naka-jack up siya ng konti, nakadikit pa rin yung gulong, and then luluwagan nyo lang ng konti yung ano, kasi medyo matigas yan eh. So kung medyo maluwang na tulad yan, kaya na ng kamay, then tsaka na natin siya iaangat. So angat muna natin bago natin tanggalin yung gulong. Also guys, huwag nyo kalimutan lagyan ng pangharang sa gulong sa likod para hindi umatras yung sakyan nyo. And of course, check natin. Yan. So nakaangat na yung, so inaisa natin. Now pwede na tayo magtanggal ng gulong. Actually recommended na mayroong jack stand, kaya lang since wala akong jack stand, alalayan ko na lang. Okay. Guys, so ito na yung ano natin, ito yung brake natin, nandito sa loob yung brake pads. So since yung line ng brake fluid ay nandito, so bubuksan natin to pag ganon. Gaganon natin siya. So luluwagan natin siya. So ginamitan ko siya ng number 14 na size. So ayan, luluwagan ko na. Ayan. So so lumuwag na siya. Pwede natin siya up. Okay. So ito yung brake pads natin. Guys, so ito yung brake pads. Manipis na siya. Yung sa akin kasi nasa 55,000. So for the sake of para secure na rin ako, palitan ko na siya. So ayun guys, nalapat ko na siya. See? Yun naman yung difference nung lapat ng dati. Tsaka yung lapad niya, nangalahati na.
Okay. So next, kailangan natin maitulak ito. Tapos hindi pa pasok yung nakalagay doon dahil halos mga ganito kakapal yung ipasok niya na. So what we're going to do, uusog natin yun, tutulak natin. So hindi mo basa-basa matutulak yun, so we have to open this. Yan. So yan. Ito yung ano, para makahinga lang siya. So yan. Pwede mo ilagay yung cap para hindi mapasukan ng kung ano-ano. Pero nakabukas siya. So yung rubber niya hindi siya i-stop. Okay. So once we do that, tulak natin. Okay. Hindi siya papasok eh. Oh, ayan oh. Sasagi siya dun. So, kaya kailangan natin siyang push. Teka. And guys, so, ikabit ko na yung pads. Of course, nilagyan ko siya nung clip. May clip kasi yan. So, ito ngayon, i-ano ko yung piston. Pupush ko to. Ito, pupush ko. So, nanghiram ako sa kapitbahay ng tools para ano ko siya. So, yan. So, para pantay yung ano. Wait lang guys ha. So, ito yung tools. Para maipush yung piston papasok, kasi hindi papasok siya dun sa bagong brake pads. So yan, so i-adjust ko uli. Teka lang. And guys, so kung mapapansin nyo, pasok na siya yung rubber lang, medyo hindi sumamang pumasok, pero okay lang yan. Importante yung bakal, yung pinaka piston. So yan, so I'm putting it back again. Press. See, magka-flush siya. Now and then lagay yung mga screw na tinanggal. Don't forget yung mga clips. Paano nyo, kung ano yung itsura nung tinanggal nyo, kailangan ganun nyo rin ibabalik. With the difference na mas makapal lang siya yung pads. So yan. So ipitan ko na yung mga screws. Okay, pitan ko lang yung mga screws guys, wala akong cameraman. So yeah. And guys, so nailagay ko na siya, flat na siya. Yung squeal niya na ano, yung para ano, hindi dapat kalimutan to. Ito yung indicator pag manipis na yung ano nyo, pads. Ganito yan. So pag manipis na yung pads nyo, ito yung tumatama. Ito yung nagbibigay ng sound, yung parang metal to metal na tunog.
So, indicator siya na kailangan nyo na magpalit. So, sa case ko, malapit na. So, yun. Konti na lang. Ayoko na abutin. So, yan. Nakapagpalit na, oh. Gulong na lang. Okay. So guys, thank you for watching. Hope you like and subscribe to my Facebook channel. Ayan, yung kapitbahay. Nagdi-DIY ng motor. Ito yung sasakyan niya, guys. Sa akin, ito naman. Ayan, parang pogi. Ayan. So, peace! Okay guys, thanks for watching. Bye.